Yung mga dating official, mga kababayan ni Maud Higgs, nagsipag pilato na rin. Hugas kamay niya din, Maravil, Mr. Maravilla. So, hugas kamay na po. Nagsipag deny sa isyu ng secret deal at itinuro po si Gasmin. Panahon na niya ni ano, dating Pangulong Noynoy Aquino nagsimula yung status ko. Iniiman na niya sa panahon ng dating Pangulong Digo. Nagturoan na po, mga kababayan. Ayan, sabi rito, sabi ni dating Executive Secretary Salvador Medjaldia, ayong in status ko deal started in 2013 under Gasmin. Tapos na niya, Mr. Maravillas. Di ano niyan tingin mo, Mr. Maravillas? Ituloy ang investigasyon, mga kababayan, at papanagutin kung sino yung nasa likod. Kung yung panahon, mga opisyal nung panahon ni Panot, abulin pa rin po. Kung mga may sangkot din sa panahon ni Maud Higgs, papanagutin din po, mga kababayan. Kasi unang-una, ang naglaglag po sa dating Pangulo, yung nag-admit mismo si dating spokesman Harimau. Bakit wala pa pala doon si, ano, si Harry? Baka may ano, ibang schedule po sa investigasyon ng Congress. Pero sabi, mismong si ano, mismong si Maud Higgs gusto pong paimbitahan po ni ACCIS o ni ACPartylist pala, hindi ACCIS, ACPartylist Representative Franz Castro. So tingnan natin, mga kababayan, sa mga susunod na araw ng investigation. But this time, ibigay ko muna sa inyo itong mga kwento. Sabi po dito sa report ng Inquirer, yung status ko commitment daw on Ayong Insyol that only food and water would be delivered to troops na naka-station po sa Ayungin, nagsimula noong 2013 under former Defense Secretary Voltaire Gasmin. Sabi ni dating Executive Secretary Salvador Medjaldia, yung commitment daw na status ko, sabi ni Medjaldia, ginawa ni Gasmin to former Chinese ambassador to the Philippines na si Makiking. Nang tanungin po ni One Rider Partylist Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, nalinawin mo niya kung saan mo nakuha yung information na yan. Sabi po ni Medjaldia, ito niya yung naipasa lang sa akin nung nagpiprepare daw sila for the permanent court arbitration decision on who has the sovereign rights dito sa West Philippine Sea. So naipasa lang yung information. Pero anya, hindi ko maipaliwanag ng mabuti, particularly yung status niya. That's what I gathered when the decision came out 12 days after we assumed office noong 2016. I was asking anya around, what is the present status at Ayong Insyol? Because I know there was a vessel there. And the information I gathered was that there was a previous commitment daw that food and water will be allowed to be shipped to the dilapidated vessel since 2013 anya. Madaling sabi, naipasa lang sa kanila yung ganong uri ng kasunduan na status ko lang anya. Minana nila. Nakuha ko anya yan from one of the officials before. I cannot recall. So hindi anya maaalala ni Medjaldia. Baka anya, Mr. Maravillas, another Jonathan Morales na naman yan. No? Malamang, mga kababayan, kasi siyempre gusto nilang linisin yung kanilang pangalan kasi may formal congressional investigation. Ha? Ito kasi si Harimau, siya yung nagpasubo. Madaldal masyado si Harry Roque. Eh siyempre, sa kakadaldal ni Harry Roque na may secret agreement niya, although sila-sila hindi magkasundo, kinontra po ni Panilo at pati si Digong nung magpa-presscon, di ba? Malaman na niya ganun. Pero ngayon, mga kababayan, because this is official ano, document na it is recorded, ayun, nag-sisipag pilato na rin. Nag-deny po at tinuturo yung previous administration. Hindi ko niya ma-recall kung who it was.
And of the CAF query niya, when the decision was about to come out, ano bang status dyan? That was it. Sabi mga kababayan ni Jaldea, sumalabo niya Mr. Marabilas rin. Parang investigation po ng ano? ng Senado kay Morales. Hindi sigurado yung mga sagot ni Morales. Pero dito po, maayos yung ano, yung flow ng investigation. Mas maayos kaysa sa investigation ni Bato. Ngayon, sabi rito po, Gutierrez then turned to the Department of Foreign Affairs representative who said that they were not aware of any 2013 commitment on the Ayungin Shoal. Kita ninyo, basag agad yung sinabi ni Medial Dia. Wala man na niya kami. Hindi man namin alam niya yan na sinasabing agreement. So, as a background story, in May 2013 daw, sabi rito, China raised its concerns about the Philippines' reported plans of establishing structures sa Ayungin Shoal during a brief meeting between Gasmin at saka ni Ambassador Ma on the sidelines of the commemoration ng International Day of United Nations Peacekeepers sa Camp Aguinaldo. Reports stated that the two personalities were seen talking to a few minutes for a few minutes after ng event. They were concerned with the Philippines coming up with the structures, additional structures doon sa Ayungin Shoal, doon nga po sa BRP Sierra Madre. And I told her anya that the ship that is moving towards Ayungin is only for provisions of food and water for soldiers who are there. Sabi daw ni Gasmin sa mga reporters when asked about the topic. Then, noong 2014, Gasmin said during a Senate budget hearing that the Philippine Navy was able to conduct resupply missions sa Ayungin Shoal without harassment from Chinese maritime surveillance vessels. So, una na, sa hearing ng plenary, sa hearing ng House panel, sinabi ni Medial Dea that walang anumang gentleman's deal daw discussed during the two meetings between Duterte and the Chinese President Xi Jinping na nandun siya. 8 meetings anay nung nangyari from October 2016 to 2019. Lahat anyang meetings kasama yung Foreign Affairs Secretaries. So yun, mga kababayan, yung lumabas sa meeting, tinuro po yung previous administration ni Panot. Ugas kamay sila. Wala niya kami. Hindi sa amin yan. Ayan po sila. Nasilo rin sana. Nandun din sa hearing, mga kababayan, ating defense secretary. Sabi ni Lorenzana, nag-attendan niya ako. Naka-attendan niya ako practically all the meetings between President Duterte and Xi Jinping from the first time that we met in 2016 until the last time that they met, I think, 2019. It was very telling, that at their last meeting in 2019, President Duterte asserted in front of everybody in the bilateral meeting that is asserting the rights of the Philippines over the WPS or West Philippine Sea on the basis of UNCLOS. In the arbitral ruling, sabi po ni Lorenzana, sagot niya ni Xi, na ang China niya also claims the area. Before ending the conversation on WPS, Xi reportedly told Duterte, "We cannot resolve this matter within our lifetime, niya, but maybe our children and grandchildren will be smart enough to find a solution." So that's how Xi stated it. I think Executive Secretary Medial Dea remembered that very well, sabi po ni Lorenzana. Ayan pa, mga kababayan, nag-deny sila at itinuro yung previous administration ni Pinoy. Ngayon, si Congressman Amparo Zamora, mga kababayan, ng Taguig City, galit siya. Dapat niya papanagutin sino man ang nasa likod nitong alleged gentleman's agreement. Kailangan na niyang ikulong. Ayan po, jail them. Taguig Solon on gentleman's agreement architects. So sabi niya, pagka talaga natukoy na natin kung sino talaga yung behind,
yung mga taong behind the so-called gentleman's agreement, we should hold all of them accountable, Anya. We should put them on to jail. For me, Anya, napakahalagang ipakulong natin sila. So yun, mga kababayan, yung mga nangyari sa house hearing kanina. Ngayon, si Act Representative Franz Castro, gusto niya, galing mismo sa bibig ni Digong yung information tungkol po sa ano, sa gentleman's agreement. Dapat talaga po ipatawag sa Kongreso. I would put that in motion, Mr. Chair, that we should invite those who engaged in the secret agreement, most importantly former President Duterte, who mentioned this. Dapat niya nandito siya. Kailangan niya si Digong to show up in the Chinese embassy, a representative of the Chinese embassy who knows about the agreement. So yun, mga kababayan, subaybayan natin po kasi napaka-importante po ito na sinasagawa ang investigasyon ng Kongreso. Mas importante po ito kaysa sa PDEA leaks na ang witness, mga kababayan, jukebox sabi ng ating Pangulo at in aid of the stabilization. Hindi man legislation po. Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Barabillas. Bye-bye po. God bless.